Narito ang nag-iisang kabayan. Noli Noli De Castro. De Castro sa Kabayan. Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Magandang umaga, bayan! Biyernes, kabayan, Biyernes, Quiapo Day, Nazareno Day. Ay, nako, everyday, traffic day. May binubutas pa dito sa may ilalim, sa may Quezon Avenue. Ay, nako, lalong nagpa-traffic. What is happening to our traffic, Mr. Chairman? At alamin na kagad natin noong lagay ng traffic ko mula sa Commonwealth Avenue sa pamamagitan ng pagbabalita at serbisyo ni Marlene Padiernos. Marlene, good morning! Marlene? Magandang umaga, kabayan. Dito ko ngayon sa overpass ng Patang. Yes, kabayan, ito ko ngayon sa overpass sa tapat ng Philpoa at sa bahagi pa rin ng Commonwealth Avenue EQ. At ito yung live situation ngayon dito, kabayan. Kumpara noong mga nakaraang araw na pansin natin na mas mabigat yung daloy ng trapiko ngayon dito sa bahagi ng Commonwealth Avenue, kabayan. Ito kanina inikot na at natin at ang dulo na itong traffic na ito ay hanggang doon sa bahagi ng Luzon. Pero sa bahagi ng Litex ay medyo bumabagal din yung daloy ng trapiko ngayon. At sa ngayon, kung makikita mo bumper to bumper, yung lagay ng trapiko dito, kung makikita sa bahagi, papunta sa Quezon City Memorial Circle, kabayan, eto makikita mo, halos wala ng paggalaw yung mga sasakyan na mga private vehicle na gumabaybay dito. At ito namang mga motorsiklo na nagkukumpulan sa lane kung saan dapat dumadaan yung mga motorsiklo ay mabagal na rin yung daloy ng trapiko. Kabayan, kanina, inikot natin yung bahagi ng eastbound lane din o yung kalsada mula Quezon City Memorial Circle patungo sa Fairview. At pagdating doon sa bahagi ng Tantang Sora hanggang sa may tapat ng Sandigan ay nakakaranas din ng bahagyang mabagal na daloy ng trapiko. So ito, kabayan, may mga napansin din tayo na ilang mga kapulsan na nakadeploy ngayon sa mga footbridge at ilang bahagi ng Commonwealth Avenue doon sa mga nakausap nating pulis. Bahagi ito na kanilang pagpapatupad ng seguridad since may mga dadaan daw sa mga VIP ngayong araw dahil nga doon sa ginanap na ASEAN na Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction and Management. So kabayan, yan muna yung latest situation ng daloy ng traffic dito sa Commonwealth Avenue. Kaservisyo mo sa Quezon City, Marlene Padiernos, para sa Radyo Servisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Marlene Padiernos, nagbabalita at nagsiservisyo sa walang katapusang traffic sa Commonwealth Avenue. May naghukay pa sa dyan sa may Quezon Avenue at sa ilalim ng tulay dyan ng flyover. Grabe. Ay nako, di lalong nagpa-traffic sa Quezon Avenue. Wala na sanang traffic after ng Quezon Memorial Circle. Tuloy-tuloy na sana yan. Ang nangyari nga, may naghuhukay, tapos nakatiwangwang, tapos hindi pa malinis ang pagkakahukay. Ayun, nagiging dahilan po ng ma-traffic na Commonwealth Avenue pa uli. Oras natin, kabayan, na 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan! Sandali lang, alam ba ninyo, ito kabayan, baka hindi pa nyo nalalaman ito. Yung ginawang drug operation nung panahon ng Duterte administration, alam ba ninyo kung ito yung report ng PNP, ang napatay ay mga 6,252. Okay. 6,252. Diyan sa 6,252 na yan,
ay baka niyari pa nga mga figure na ito eh. 173 ay PIDEA ang involved, PIDEA. Okay. Ang NBI ay isa lang ang namatay sa operasyon ng NBI. Ang PMP natitira 6,085. Yan ho ang napatay ng PMP. At ang sinasabi nga dito ay maaring dahilan nung reward system na ginawa ng na umano'y ginawa nung Duterte administration, yung tungkol sa reward system. Yan din tinanggit ni Kerner Garma tungkol dyan. Tingnan nyo. At alam ba rin ninyo, kabayan, ha? Ito pahayag naman ni Colonel Marcos. Si Colonel Marcos, ito yung colonel na involved naman dun sa kaso ng pagkakapatay kay Mayor Espinosa sa loob ng bilangguan. Okay. Akalaan yung nasa loob na ng bilangguan yung tao, ay kailangan pa ang warrant of arrest. Humingi sa judge ng warrant of arrest. Ha? Yun ang ating narinig sa Quadcom. Warrant of arrest para kay Espinosa, tsaka search warrant sa loob ng kulungan. Nasa loob na ng kulungan yung tao. May search warrant pa. Ay grabe. Tapos yung mga kasama ni Colonel Marcos, 19 na tauhan personnel, na-acquit ng RTC sa pagpatay kay Espina. Ay nako, kabayan. May inis kayo umagang umaga. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! 12 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, may pagkakataon po tayo para makausap si dating Police Colonel Eduardo Asyerto. Isa ito sa mga opisyal ng PMP na maraming nalalaman at maraming ibinugnat. Sa bagay, noon pa nagbulgar na ho ito. Magandang umaga po, Colonel Asyerto. Magandang umaga po, kabayan. Opo, at sa opo. Mga kababayan na nakikinig. Kamusta na ho kayo, Colonel? Surviving. Opo. Kailan pa ho kayo, matagal na ba kayong hindi ho nagpapakita? Since October 2018 po. 2018. Ngayon, anibersaryo ngayon, October. Oh, anibersaryo. Oo. Okay. Sa mga binanggit ninyo sa Quadcom, inakusahan ninyo si dating Pangulong Duterte, of course, sa pag-i-issue ng kill order. Talaga bang ang kanyang binanggit ay patayin? Actually, hindi pa ako nag-testify sa Quadcom, kabayan. Ay, pero yung sorry. Yung kanyang order naman is well known sa PNP na talaga. Ang gusto talaga niya is ilatag sa kalye yung mga drug personalities. Okay. Given yun, given. Given na. Okay. Oo, okay. How about yung sinasabing involvement mo ni dating presidential economic adviser na si Michael Young? Si Michael Young kasi ano yan eh, doon sa nirate namin na laboratory sa Domoy sa Davao noong 2004, December 31, ang report sa akin is kasama siya doon. Okay. Kaya lang, during the investigation namin, yung case build up prior to doon sa dismantling ng laboratory, opo, hindi namin sinikita. Kasi ang sinasabi sa akin ng asset, ng confidential informant, is si Michael Young ang tumangkap ng 2 container ba na naglalaman ng mga chemicals, CPEX at equipment na galing sa Pulyok na ginamit sa paggawa ng shabu doon sa Domoy at yung nahuling mga chemicals sa Cagayan de Oro. Okay. Yung Domoy ay sa Davao, ano po? Sa Davao City po yun, Davao City. Okay. Yung bang Domoy na yon ay nagkaroon ng raid sa Domoy? Opo, ni-raid po namin yung laboratory sa Domoy noong December 31, 2004. Okay. Yung pagka-raid ho ba ninyo, siyempre alam mo ni Presidente ito, Duterte, yung Domoy na yon. Opo, alam na alam niya po yon. Before pa
Nung umasang nakuha na namin yung search warrant, na-secured na namin yung search warrant, pinuntahan namin siya para sabihin sa kanya na meron na kaming search warrant at i-implement namin yung search warrant. Anong sagot niya? Ay, ang ano niya is, gusto nga niya sunugin eh. Ang instruction niya sa akin, sa amin, sunugin yung laboratory. Sabi ko, sir, hindi pa pwedeng sunugin yan, baka sumabog kami sa loob. Oo. At saka, may, at saka gusali ho ba yon building? Building po yun. Residential commercial building po yun eh. Two-story. Along the highway. Okay. Sino yung Alan Lim? Si Alan Lim, siya yung ano, ang nahuli naman si Alan Lim sa Cavite noong 2003 yata. Okay. Ang pangalan niya doon sa ang ginamit na pangalan ng mahuli siya ay Wen Li Chen. Mm-hmm. Pero ang isa pang pangalan niya is alias Ayong, tapos Ayong. Ang tunay na pangalan ay si Len Wei Xiong. Dami pala. Itong si Michael Yang, walang alias ano? Talagang Michael Yang siya. Michael Yang, ang tunay niya pangalan is Yang ano, Yang Yong Ming yata 'yon. Okay. Pero siya ba ay kumpirmado na involved doon sa naturang laboratorio? Oo, confirm siya. Confirm na kasama siya. Actually si Michael Yang, meron yang ano eh. Meron yang tattoo sa likod na dragon. Kaya pala tawag daw sa kanya si Dragon. Yes. Ayun. Kasi nung binabalitate namin yung information about kay Michael Yang, nakakuha kami ng tao na nakakilala sa kanya na involved doon sa pag-establish ng Domoy Laboratory. Opo. Pinakita namin siya ng mga picture ng mga Chinese. Okay. Nung parang raw galleries. Tapos tinuro niya, Sir Yan, si ano, alias Dragon. Sabi namin, bakit Dragon? Hmm. Sir, may Dragon yung sa likod eh. Ayun, sa tato. Okay, tato. Oo. Okay. Meron pang isang nababanggit na pangalan na sinasabing kasama ho ninyo, si Arturo Las Cañas. Tama ho ba? Ay, hindi po. Hindi ko po namin kasama si Arturo Las Cañas. Okay. Hindi ko pa siya na-meet. Hindi ko siya kilala. Iba po yung ano niya. Iba po yung... Iba yung kaso niya. Oo, iba po yung kaso niya. Hindi pa kami nag-meet. Okay. Pero alam mo din ho ninyo, itong tungkol sa iba pa mga aktibidad ni Michael Yang? Oo. Ang report kasi sa akin, nung unang matanggap ko yung ano niya, yung information sa kanya, involved nga doon siya sa Domoy, sa Davao. Tapos opo. Kasama niya si Presidente lagi. Oo. Saka Alan Lim. Si Alan Lim, involved sa Cavite. Then actually si Alan Lim, inimbestigahan din niya ng anti-kidnapping group eh. Bakit kasi po? Kasi noong 2016, 17, nagpapasilitate si Alan Lim, si Lin Wenxiong, ng payment ng mga ransom ng mga Chinese na kinikidnap dyan sa mga online gaming during that time. Okay. Okay. How about itong Lito Perote? Si Lito po ay kasama ako po yon si Captain Perote. Unfortunately, dinukot po siya sa Bacolod nung Biyernes Santo nung April 19 o 2019. Okay. Hanggang ngayon po nawawala pa siya, hindi pa siya nakikita at walang proper investigation na ginawa ang kapulisan at nakakayang dahil kabaro naman ng pulis na dinukot, hindi walang proper investigation. Ay, naku. Pero ang narinig ko, hindi lang si Lito Perote ang pinatay. Meron pa pong isang kasamahan ko pa namin, si retired Master Sergeant Jerry Liwanag. Mag-aalmusal sana sila ng kanyang asawa sa San Francisco del Monte yata yon noong 2021. Okay. Binaril siya ng dalawang tao, nakabonet, wala rin proper investigation. Ito pong dalawang taong ito ay matitinong pulis, magagaling na operatiba. Mm-hmm. Marami po kami na-accomplishment yung aming grupo. Pero nawala sila, namatay, nang wala man lang maayos na investigasyon na ginawa ang PNP na kanilang pinagsilbihan ng opo. Matapat ng habang panahon.
may pahayag po si General Marville na ito daw mga involvement ng napapatay ng mga pulis ay paimbestigahan niya? Kaya sana po maimbestigahan din yan yung kay Captain Perote at kay Sergeant Liwanag. Dahil kailangan pong mabigyan ng katarungan ng kanilang ang sinapit nila. Lalo na si Captain Perote hanggang ngayon nawawala. So, sana maibalik sa pamilya. Hindi natin alam kung buhay pa o patay. Opo, hindi po natin maanoan yan. Anong nakuha niyong impormasyon kay Perote? Anong mga klaseng nag-abduct sa kanya? Ang nag-abduct sa kanya is limang taong naka-bonnet. Uy. Tapos naka-bulletproof vest. At meron dalawang lookout sa labas ng hotel. Actually, binukot siya sa lobby ng hotel eh. Uy. Sa Metro East, sa Davao City, sa Bacolod City. Uh-huh. Tapos ang sasakyan, tabayan, is Toyota Hiace. Uy. Na standard issue ng PNP at that time. Yeah, correct. Oho, oho. Te na ano. At dinukot siya during election gun ban. Biyerne Santo, election gun ban. Sino maglalakas loob na gumawa ng ganon? Eh, election gun ban, dapat marami checkpoint. Opo, opo. O hindi na checkpoint, obviously. Hindi po kasi. Obviously, hindi po, wala nga hong proper investigation eh. Naku. Sa city yun eh, Bacolod City, ang daming CCTV Oo. Na pwedeng mag-track. Eh, wala ho ba nakuha ang CCTV? Meron po sa lobby ng hotel. Ah, okay. Meron pong okay. Ano. Okay. Pero hindi lang ito mga narinig ko. Meron pa akong narinig na isa ding PNP official na sa abroad napatay. Tama ba? Ay, hindi. Si ano po, si Director Pajardo po, na namatay po siya sa sakit. Abroad? Abroad po, oo. Nakakuha po siya ng asylum sa ibang bansa. Ah, doon na siya namatay. Opo, sa sakit po. At namatay siya mag-isa, wala siyang kasama. Makakalungkot po. Ah, hindi niya kasama ang pamilya? Hindi po. At kaya po ako, humihingi po ako ng paumanhin sa kanilang mga pamilya. Oo. Dahil nadamay sila dahil sa itong tinatayuan kong katotohanan. Ang hirap tumaban sa katotohanan, kabayan. Po, bakit po ninyo nasabi yan, Colonel? Ginawa ko yung trabaho ko bilang pulis. Ginawa namin yung trabaho namin bilang pulis. Okay. Pag-submit kami ng report tungkol okay. Kay Michael Yang. Okay. Ang ginawa sa amin. Kami pa yung binaligtad. Kami pa yung ginawang mga protector ng illegal na droga. Binaligtad. Binigay ko naman sa proper channel yung mga report ko. Binigay ko kay Chief PNP Bato, okay. Kay Director General Tino, okay. Kay Chief PNP Albayalde. Pero hindi sila umaksyon. Mga ano yan ha, mga official yan. Opo. Official yung report ko, may pirma. Hindi nila inaksyonan. Wala ba silang kasalanan doon for non-pisan? And dahil sa kanilang hindi pag-aksyon, lumawak ang galamay ni Michael Yang at ni Alan Lim. Lumago ang Pogo, nandiyan ang Parmali. Doon na, naglabasan. Kung nung muna pa, inaksyonan nila yung report ko about kay Michael Yang, edi sana na maagang na-check yung activity ni Michael Yang. Kaya lang, protected siya ni President Duterte at that time, saka ni Sap Bongo. Oh, ni Bongo. Pero hindi ba ninyo naisip nung ibigay niyo ang report na mga taong ito ay maaaring involved? Actually, kabayan, ang purpose ng report ko is ipaalam sa kanila na itong mga taong to na involved sa illegal na droga. Hindi ko pa binabanggit doon na malapit siya kay presidente. Mm-hmm. Ang intention ng report ko is ipaabot ko kay Chief PNP Bato na itong si Michael Yang ay involved sa droga na kailangan magkaroon pa ng malalim na investigasyon. Okay. Pero ang ginawa niya kasi is, actually, ang ginawa ni Chief PNP Bato at that time, nung makuha niya yung report ko, oo. Is
kinausap niya si Alan Lim. Kinonfront niya si Alan Lim. Okay. Si Alan Lim, umiiyak na umamin na siya yung nandun, nahuli dun sa Cavite. Oh. Then, after na umamin si Michael, si Alan Lim, pinuntahan siya ni Michael Yang. Mm. Kinonfront siya ni Michael Yang para kausapin. At ang report sa akin is, si Michael Yang mayroong dalang bit-bit na bag ng pera. Opo. Na ibibigay niya kay Bato para ayusin yung na-discovery ni Bato kay Michael, kay Alan Lim. Oh. Magpapaskyo yun eh. Sa airport sila nag-usap. Then, ang report pa nga sa akin is, sabi daw ni Michael Yang, pagbalik mo sir sa Maynila, pupunta uli ako sa White House, magdadala ko uli ng isang bag ng pera. Isang bag ng pera. Para saan daw yun? Eh, para hindi niya ituloy yung investigasyon kay doon sa kanilang dalawa, ni Alan Lim at ni Michael, para itago yung report siguro. Pero ang sinasabi daw ni presidente, si Michael Yang ano yan, drug addict lang, hindi drug lord. Alam mo kabayan, hindi ako ang unang naglabas ng pangalan ni Michael Yang sa publiko. Okay. Si presidente mismo. At tama yung sinabi mo, ang sabi niya is drug user lang. Eh tapos pinagmamalaki pa niya, malapit sa ambassador ng China. Gawa-gawa ko lang dahil yung report ko. Eh, simple lang naman, kabayan, na kung paano i-discredit yung report ko eh. Okay. Inimbisita ba nila si Michael Yang? Tinanong ba nila si Michael Yang officially? Tinanong ba nila si Alan Lim officially? Walang nag-imbisiga kay Michael Yang saka kay Alan Lim. Hindi inimbisigahan ng PIDEA. Yun. Hindi ni Albayalde, hindi inibisigahan ni Wilkins Villanueva. Si Wilkins Villanueva, ipinagtanggol pa niya. Sinabi pa niya na yung picture daw ni, yung mugshot na picture ni Alan Lim is malayo dun sa picture ni Alan Lim ngayon. Eh, hindi magkamukha. Hindi naman siya photo analyst, hindi naman siya expert sa photo analysis eh. Ang dali namang i-disprove yung report ko eh. Fingerprint ni Alan Lim saka ni ano nung yung mugshot niya nung mahuli si Alan Lim. Mm-hmm. Yung dragon tattoo ni Michael Yang. Opo. Tinignan mo din 'yon kung iisang sinasabi kong Michael Yang o hindi. Totally hindi nila inimbitahan si Michael Yang saka si Alan Lim. Walang official interview or investigation sa kanila. Bakit wala? Sino nag-utos para hindi imbestigahan yung dalawa? Okay. So malinaw yun, malinaw? Malinaw yun. Malinaw na malinaw yun. Okay. Actually, kabayan, kung sa regular na operation sa police, uh-huh, merong intelligence report na natanggap. Ang gagawin mo dapat is patawag mo yung gumawa ng report. Okay. Para i-explain niya kung saan niya nakuha, totoo ba ito o ano. Eh, ang ginawa ni Bato, iba eh. Ang kinausap niya yung suspect eh, si Alan Lim eh, at si Michael Yang. At never kami nag-usap ni Bato tungkol sa report ko anytime. Never kami nag-usap. Never namin pinag-usapan ng report ko. Kaya yung sinasabi niya sa interview niya na nagbigay siya ng instruction na magkumuha pa ng ebidensya, hindi ako ang kausap niya. Ay, sino? Oo, hindi ko alam kung sinong kausap niya. Okay. Sinong aling nga eh. Okay. Ang sabi po ni General Albayalde ay may pending daw kayong kaso na drug-related maliban pa sa kayo po ay na-dismiss na sa pulisya dahilan sa umano ay nagbigay kayo ng AK-47 na mga baril sa New People's Army? Isa pa yan, ano kabayan? Oh. Kami, mga pulis, nanumpa kami. Paano kami magbibigay ng baril sa mismong sa NPA. Saka ano naman 'yan eh, itong si Chief PNP Albayalde nakakaano rin eh. Napakasinungaling din eh. Alam naman lahat sa krami kung ano yung kaso namin sa AK-47. Ang kaso sa AK-47 is nagpalisensya, bumili ng may isang security agency na namili ng mga ng AK-47. Okay. Legit. Binili, oh. Dumaan sa proseso, nung makuha niya yung mga baril,
na-withdraw niya na yung mga baril, ibinigay niya sa NPA. Ayun. Hindi kami ang nagbigay sa NPA. At ito sa investigasyon ng CIDG, inamin ng tao na ibinigay niya yung mga baril sa CIDG. Ngayon, bakit sasabihin ni Chief PNP Albayaldi na ako yung nagbigay o sa kasi presidente? Yun lang is para siraan ako. Siraan kami. Mm-hmm. Okay. Siraan kami, i-discredit yung report para protektahan si Michael Yang at si Alan Lim. Kayo ba, Colonel, ay isang grupo? Isang team kami sa team. Start kami sa HSOT. Okay. 2003. Oh. Ang team kami na talagang dedicated kami diyan sa mga high value targets, mga Chinese. Marami kami na accomplish, Antipolo, yung matanda mo kabayan, yung Cebu Changge, yung sa Cebu na 11 foreign national ang nahuli. Marami kami accomplishment kabayan. Opo. Pero sa kabila ng yan, sinasabi nyo, ay bakit po ang mga napapatay ay na mga nasa kalsada at halata namang mga pangkaraniwang tao, kumisan ay nakatsinelas lang, yan ang binabanggit din ng mga magulang ng mga napatay. Bakit po ganun? Anong nangyari doon? Actually, kabayan, ang sinasabi ko nga is yung ginawa ni Duterte ng war on drugs, hindi yan talaga kampanya laban sa droga. Okay. Yan ay callback niya. Kasi siya, protector siya nila Michael Yang sa kanya Alan Lim. Sila ang nagpapasok ng droga. Kumbaga is, pagpasok ng droga sa atin, sa custom, kumbaga yung protection nila, bayad na Yung custom, distribution sa baba. So bayad na yung custom? Oo, yung distribution sa baba ng mga street pusher, yun yung pinapatay kasi para pakita na galit. Para pakita na laban ako sa droga. Pero ang pinapatay niya, yung maliliit. Pero yung malalaki, pinaproteksyon na niya. Opo. Saan nagagaling ang droga? Actually, ang droga is galing sa Myanmar. Nandun yung production site. Okay. Pero ang sindikato ay mga Chinese. Ah, kumbaga, kabayan is Chinese ang sindikato. Ang production nila is Myanmar. Dahil nakakagulo sa Myanmar, maraming laboratory doon. Ang nagbibigay ng order kung paano i-distribute kung saan sa bansa is ang Chinese drug syndicate na nakabase sa China. Opo, opo. At ang naging gateway nila sa atin sa Pilipinas. Sabi nga ni Pangulong Presidente ni Pangulong Duterte, si Michael Yang ay pagador niya ng mga negosyo. Oo, so parang si Michael Yang ang gatekeeper ng droga. Saka si Alan Lee. Pero siya ang economic adviser ni dating Pangulong Duterte. Oh. Ano ho yun? Parang ano lang? Pantakip lang? Pantakip lang yun eh. Actually nga sinasabi ni Chief PNP Albayalde, bakit daw hindi ko inimbestigahan kaagad si kung meron na akong report. Oh. Ibinigay ko nga yung report sa kanila para humingi ng advice kung anong gagawin na susunod. Oh. Walang advice? Wala namang advice eh. Tapos paano mo maiimbestigahan ng isang appointed presidential advisor on economic affairs na may mga security ng mga PSG. Wow. Ganun ba? Diba? Paano ka magkoconduct ng surveillance sa isang tao na protected sa itaas? Uh-huh. Kaya nga, gumawa ako ng report para humingi ng advice sa kanila. Wala man silang binigay na advice. Wala. So in other words, baliwala yung inyong report. Talagang wala. Binaliwala nila. Opo, okay. Kami pa yung inipit. At dahil nga sa ginawa namin, dahil dun sa report na yon, nagtago kami ni Paddy, dahil nagtago kami, hindi dahil sa tinatakbuhan namin ng batas, okay. Tinakbuhan namin ang threat sa amin kasi pinapapatay talaga kami. At proven naman na yan dahil nawala si Master Sergeant Liwanag. Pero at dinukot. Hanggang ngayon, nawawala pa. Oo. Si Captain Perote. Opo. Okay. Ito, hindi ko makakalimutan nito bilang isang broadcaster. Noong iyong mapabalita, iyong dalawang magnetic lifters na nawawala. Anong nangyari ho doon? Actually, kabayan, yung magnetic lifter na nahuli sa
sa Customs, MICP, ang information ay galing sa akin. Ibinigay ko kay kay Director Pardo sa kay Jimmy Guban. Okay. Kaya na-discover yung shabu na yan sa magnetic na sa loob ng magnetic lifter sa MICP. Dahil sa information ibinigay ko sa kanila. Po. Okay. Pero bakit nawala yung isa? Actually, kabayan, ang sabi ng DOJ doon sa kanilang resolution, yung sinasabi mong dalawang magnetic lifter, ang binabanggit mo is yung nasa Cavite. Ang sabi ng DOJ, walang drogang nakuha doon. Kasi talaga namang walang nakuha eh. Okay. Ang nagsasabi lang naman na mayroong nakuha doon is yung K-9 kasi umupo. Oo. At inaano ni Director Aquino na talagang meron doon. Pero wala silang nakuha kahit isang gramo. Kaya ang sabi ng DOJ doon sa kanilang resolution is walang kaso doon. Kasi nga walang nakuha ng droga eh. So, bakit walang nakuha ng droga? Nakuha na ng iba? Eh baka ho na ano na, nailabas na ng sindikato. Okay. Ito ba, may alam ba ho kayo kung sino nasa likod? Kapag yung binabanggit yung anak ni Pangulong Duterte at saka yung asawa ni Vice President Sara Duterte. Actually, kabayan, yung sa magnetic litter, identified ko yung dalawang nag-import. They are Taiwanese. Taiwanese? O, mga Taiwanese sila. Actually, binigay ko rin naman yung pangalan na yan sa Blue Ribbon. Oh. Saka medyo maayos pa si Director Director General Aquino. Ibinigay ko sa kanya yung informasyon. Oh. Yung sinasabi naman about kay Pulong saka kay Attorney Carpio, oh. Actually, to be honest, wala akong information diyan. Wala kang information ka nila. Dahil, dahil ano yan eh, Davao yung operation nila eh ako. Nandito lang ako sa Manila. Hindi ko pa naabot yung kanilang, kung ano man yung ginagawa nila. Opo. Doon sa ginawang hearing, Congressman Barbers, binabanggit doon yung Empire 999 kung saan 560 kilogramo ng shabu sa Mexico, Pampanga na iniugnay din kay Michael Yang sa Empire 999? Opo, yun din po ang dinig ko. Okay. Kaya po nila ako nangyayahan doon sa committee ni Congressman Barbers noon. Oh. Is, kasi nga, connected na naman si Michael Yang dyan sa doon sa nakuha na yan doon sa ano sa Pampanga. Oho. Pero ang pinagtatakaw ng taong bayan hanggang ngayon parang wala lang si Michael Yang, lagi nababanggit pero walang nangyayari sa kanya. Kasi nga po protected siya ni Presidente ano Duterte. Pero wala na ho sa kapangyarihan si Presidente Duterte. Oo, pero wala naman ang si Michael Yang dito. Yun. Okay. Hindi ko siya ano, hindi siya nagpapakita. So Okay. So may pinakita ho kayo kasing parang flow ng droga, parang ganoon, kasama ng mga protector. Tama ba? Opo, meron po akong ginagawang ano, diagram para hindi po yan yung akin. Pero hindi ko pa napapinalize. Kasi nga po, yung napapanood ko sa quad ko, parang link ni Michael Yang sa kanya Alan Lim is puro pababa. Yung connection nila sa Pogo, sa Parmalee, sa ano. Pero siyempre, yung sindikato, meron silang protector. Eh. Kaya nga sila lumalawak yung kanilang galamay. Kasi somebody's protecting them. At based on my experience, ang nagprotekta sa kanila kay Michael Yang sa kay Alan Lim ay itong si Chief PNP Bato de la Rosa, okay. Chief P. Oscar Albayalde, si Director General Aquino, Director General Villanueva, si Bongo, at si Presidente Duterte. Oho.
sila nagprotekta diyan sa mga sa dalawa na yan, kaya lumaki nang lumaki ang galamay nila, at ang problema ng Pilipinas ngayon is napakalakrit. Yung palang matrix na yon ay galing kay Kenner Royena Garma. Opo, yung pinakita niyo po. Opo. Kayo ba yung magkakilala ho ni Garma? Ay, hindi po. Hindi po siya kilala. Okay. Narinig ko lang po yung pangalan niya na talagang open secret yan sa PNP, na talagang very, very close siya. Po, po. Kay Presidente Duterte. Okay. So, ang parang sinasabi ho lagi, nangunguna sa matrix na yan, si Pangulong Duterte, ano po, parang sumasabi tuloy na siya ang number one protector ng mga shabu dito sa Pilipinas. Tama ba sabihin mo yun? Sa akin po, ang assessment, siya po talaga ang pinaka-ano. Siya ang pinaka-protector ng mga drug lord dito sa Pilipinas. Andiyan na po ang klase, ang basic example niyan is si Michael Yang at si Alan Lim. Dahil niminsan hindi man lang inimbitahan niyan si Michael Yang ng PIDEA o ng PNP para i-comfort dun sa report na ginawa ko. At siyan si Alan Lim. Tuloy kabayan, yung unang report ko is hindi ko pa nga ang title ng unang report ko is yung Johnson Chua Drug Trafficking Group. Johnson Chua. Hindi ko pa. Oh, kasi siya yung may-ari ng ano, laboratory sa Domoy, sa Davao. Davao, oo. Kaya hindi namin siya nahuli. Anong relasyon niya kay Pangulong Duterte? Actually, hindi ko pa na-discovery, pero with the revelation ni Las Cañas, ako naisip ko tuloy na yung laboratory na dismantle namin sa Domoy nung December 31, 2003 at 2004. Ay paring alam niya noon pa. Nino? Kung niya, kaibigan ni Presidente Duterte. Kasi binabanggit niya na 1999 pa lang, kaibigan niya na si Michael Yang. Eh si Michael Yang, saka si Johnson Chua, silang magkasama dun na nag-establish ng laboratory sa Domoy, saka sa Cagayan de Oro. So yung possibility na kilala ni Presidente Duterte si Johnson Chua ay hindi malayo. Mm-hmm. Posible. Opo. Opo. Okay. So si Michael Yang talaga, after si Presidente, si Michael Yang na, hindi mo na si Bongo? Ah, si Bongo. Kasi okay. Pero ang gate, ang wala naman hong dadaan, lalabas kay Presidente Duterte nang hindi dumadaan kay Bongo. Yun. Hindi walang makakadiretso sa kanya? Oh, di ba? Maski nga, di ba si Colonel Garma, sabi niya, kumukontak siya, bago niya makausap si Presidente Duterte, si Bongo muna. Eh si Colonel Garma is malapit na malapit kay Presidente. Of course. Bakit nadama siya sa kay Bongo? Oo. So lahat ng bagay ay dumadaan kay Bongo. Mm-hmm. Okay. Sino naman si Edgar Matubato? Dating DDS yan, pero hindi ko kilala yan. Ah, hindi niyo kilala. Hindi ko na-meet yan. Okay. Okay. Kayo ba ay so hindi wala hong imbitasyon sa inyo ang Quad Committee sa iba pa mga involvement sa EJK? Hindi ko pa alam. Wala pa. Kabayan kung apo, gusto apo pa nila akong kausapin. Opo. Pero yung reward system, yung reward system naman ako. Opo. Yung reward system ba alam niyo 'yon? Oh, open secret 'yan, kabayan. Ah, sa pulisya. Yung mga pulisya na nagdi-deny na merong reward system, mga ano 'yon? Natatakot. Okay. Pero it's an open secret na merong talagang reward system na dinibigay. Pero yung reward system, hindi po galing yan sa intelligence fund ng PNP. Yun ang investigan ngayon. Saan galing ho yan? Galing yan sa Davao. Sa Davao kasi winiwithdraw yung reward. Ay, saan naman si Leonardo source? Na nagbibigay. Leonardo?
Anong source ng pera ho? Ano po, kabayan? Ano ang source? Ang sampin ng, sa, kung hindi po galing sa intelligence fund, ay saan nanggagaling ang pera? Baka po yan galing sa intelligence fund ng Office of the President. Hindi po galing sa intelligence fund ng PNP. Kasi ang pera... Pero ang sinasabi nila, posibleng galing din sa mga Pogo Hub, mga Pogo? Hindi ko po. Posible po. Mm-hmm. Pero sa akin po palagay is intelligence fund ng Office of the President. Yun, okay. Umiinit na kasi itong International Criminal Court o ICC. Kayo ba ay kinausap na ng ICC tungkol dito sa mga nalalaman nyo sa EJK? Hindi pa po. Wala pong lumalapit sa akin. Okay. Pero willing ho kayo kung sakasakalit kailanganin kayo ng ICC? Willing na willing po for fairness and accountability and justice para sa mga biktima. Okay. Marami na rin kayong pinagdaanan. Inimbestigahan na kayo ng Senate Blue Ribbon. Opo, pero ang masama po doon is actually, nagbigay din po ako ng report sa Blue Ribbon kay Senator Gordon. Okay. Yung report ko, ibinigay ko sa kanya. Nag-usap kami tungkol doon. Pero during the hearing, hindi niya po ako tinanong about dun sa report ko. At bagkos, ang ginamit niya is yung ang inilabas niya yung white paper against us na nag na sinasabing kami yung protector ng droga. Oh, so may kumakalat na white paper ng mga panahon na yun? Oh, meron po. Oh, yung naglabas ng Matrix. Ako, galing po ng Malacanang yun. Si Bongo po ang naglabas nun. Oo. O, yan ang nangyari sa report ng sa pag-attend nyo sa hearing ng Blue Ribbon? Yun po ang naging reason kaya ako kinasuhan doon sa magnetic lifter. Kinasuhan ko ni Director Pardo, ni Lito Perote, ni Jimmy Guban, para po maging legal yung kanilang paghahanap sa akin, sa amin, para pag nakita kami, pwede na kaming patayin at may basis, may legal basis kasi meron kaming warrant of arrest. Which is the playbook ng Duterte. Kakasuhan ka para merong legit na kunyari, legit yung operation sa iyo. Bo. Okay. Okay. Kayo ba kung sakasakalit imbitahan po sa Senate hearing na pinahayag ni Senator Bato at ni Senator Bongo, kayo ba'y a-attend doon sa Senate hearing kung sakali? Oo. Opo, a-attend po ako doon. Baka siya po ang tumakbo pag umarap ako sa kanya. Okay. Good. Pinapalakpakan ko kayo ng mga kasama namin dito. So, nakahanda po kayong umattend doon kung sakasakali at imbitahan kayo? Opo. Basta huwag siyang tatakbo. Walang takbuhan. Okay. Okay, Kernel, napakarami hong salamat ang aming ipinararating sa inyo. Magandang umaga po. Ingat po kayo, Kernel, ah. Salamat, kabayan. Pero pwede bang batiin ko lang ang aking anak? Kasi of course. Ngayon. Bakit po? Birthday? Birthday po ng aking dalaga. Ilan taon na ho? Blessed birthday. 29 na po. Aha. Anong pangalan po? 29 years old. Ina po. Si Ina na lang, Ina. Ina. Carmina. Ina. Okay. Ina, happy birthday. Ka-birthday pala ng kasama ko namin dito. Tsaka ni Katkat de Castro. Oo. Birthday din. So, Kernel, maraming salamat po. Maraming salamat din po. Opo. Maraming salamat. Ingat po. Si dating Police Colonel Eduardo Acierto. Thank you very much po, Colonel. Oras po natin, kabayan. 11 minuto na lamang bago mag-ikasyam ng umaga. Noli De Castro, sumbungan ng bayan. Oras po natin na 8 minuto na lamang bago mag-ikasyam ng umaga. Ay, o nga pala, kanina pa hong bukas ang ating Teleradio Servicio Viber number 0919-278-3000 0919-278-3000
at ang ating kabayan Viber number 0898-007-5296, 0898-007-5296. Ang magandang balita ngayon po ay ang buong Senado na, hindi lang yung committee ni Senator Bato, kundi ang buong Senado na ang gustong mag-imbestiga, gusto ni Senate President Chis, ang mag-iimbestiga tungkol ho dyan sa mga, isa na yung binanggit ni Colonel Acerto at yung iba pa na lumabas na ho sa Quadcom ng House of Representatives na iniugnay nga po sina Senator Bato at si Senator Bongo. Although, tinanggi ng mga ito ang tungkol dyan ho sa naturang issue na yan. Maganda rin ho, buong Senado na ang mag-iimbestiga sa naturang issue. Teka muna, si Attorney Alex Lacson, ang co-convener ng Alyansa ng Nagkakaisang Mamamayan o ANIM, ay ngayon nila isasagawa yung kanilang mag-aayos sila ng disqualification sa mga kandidato mula umano sa mga political dynasty ngayong araw na ito sa buong Pilipinas na huyan. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga po, Vice President, kabayan. Magandang umaga po sila at mga nakikinig po sa atin. Good morning po. Tuloy-tuloy na ho ngayon ang pag-aayos ninyo ng disqualification case ang inyong alyansa ngayong araw na ito. Anong oras ho? Yes, sir. Tuloy na po tayo. Kasado na po. In fact po, nandito na po ako sa malapit na po sa COMELEC office. 11 o'clock po yung filing natin. At ang lead petitioners po natin, si Bishop Colin Bagaforo, yung president po ng Caritas Philippines. Okay. Kasama niya po si Bishop Jerry Alminaza, ang vice president po ng Caritas Philippines. Tapos a number of retired generals po of the AFP. Major generals and brigadier generals, tapos yun po, no? Lahat po kami ay members po ng ANIM o yung alyansa ng nagkakaisang mamamayan. Opo. So ang sasampahan po natin, sir, limang prominent political families po ito. Pwede ko na po i-mention ang pangalan po nila. Sasampahan po natin si former President Rodrigo Duterte. Okay. For his running for mayor sa Davao po. Tapos, and Governor Matthew Marcos Manotok of Ilocos Norte. Okay. Ang pangatlo po, si House Speaker Martin Romualdez of Leyte. Tapos pang-apat po, si Senator Cynthia Villar of Las Piñas. Okay. At ang panglima po, ay itong incumbent governor of Catanduanes na who is running for governor, si Peter Kua sa Catanduanes po. No? So, kasadong-kasado na po ito at maganda po yung pagka-present po ng arguments po natin sa petition for disqualification po against them. Baka ho mayroon pa rin mga dapat ay kasama dyan. Baka sabihin ng taong bayan, hindi kasama itong mga dynasties na ito. Oo, kasi ito po, panimula lang po ito. Kasi kung pag masyadong marami po, baka hindi po namin kayanin. Definitely po, pag na-file na po natin ito, hinihikayat po, ini-invite po namin ang publiko na kung merong dynastiya ho sa lugar ninyo, governor, congressman, at mayor, kontakin niyo po kami. Tutulungan po namin kayo. Sasampahan natin ng kaso po. Sabay-sabay. Lalo na yung isang pamilya talaga. Ama, asawa, anak, yung mga ganun. Opo. Ang grounds po natin dito, sir, very clear po. No? Number one, ang issue po, di ba under the Constitution, 3 consecutive terms lang ang congressman, yes, governor, at mayor. Opo. Ang question po is that, pag-graduate ba nila, prohibited ba yung immediate members of their family? Like yung asawa, anak, kapatid, tsaka yung parents, mga magulang. Ang sagot po doon, makikita mo talaga po doon yung klarong-klarong intention ng framers of our Constitution. Lahat po sila nagsabi na hindi pwedeng ipasa, hindi pwedeng ipamana. So very clear po yung intent ng framers ng Constitution. Pero yun ang nangyayari.
Opo, kasi wala hong naglakas loob na sampahan sila ng kaso eh. Okay. For 37 years po, we were surprised na walang naglakas loob na sampahan sila ng kaso. Saan ho dapat magkaso, attorney? Sa ang petition for disqualification po, sir, kailangan mo po i-file po sa COMELEC. Okay. So sa COMELEC po. For national offices po sa COMELEC. Tapos sa pag local po, like halimbawa, pwede nyo pong sampahan dyan sa local ano po ninyo, COMELEC offices. Pero pwede rin po sa national, no? Okay. So, but you can also file it there sa local COMELEC offices po. Ay, kailan nung makakarating yan kung sakasakali sa Supreme Court? Ito po ang feeling po namin. Kung assuming po na patas at sense of fair and justice po ng commissioners natin sa COMELEC, dapat po sa COMELEC pa lang, kitang-kita na nila kaagad na tama po yung position po natin. Okay. No? Oo, tapos kasi ang dami na pong Supreme Court cases na rulings po, very established rule na po ito sa pag-interpret ng Constitution, that in interpreting po the Constitution, the intent of the framers should be considered and taken into consideration. That's a long-standing and established rule po in interpreting Constitution. So, at pangalawa po, may kaso tayong, ito po, sinabi rin ito ng Supreme Court in a number of cases, na-reiterate nila na all the provisions of the Constitution are presumed to be self-executing. And in case of doubt po, the doubt must be resolved in favor of the presumption that the provisions are self-executing. Okay. So ito po, since may klarong intent ang framers ng Constitution, hindi lang po siya presumed self-executing, but they are in truth and in fact self-executing dahil klaro po yung intent ng framers ng Constitution. Okay. So bawal po talaga na ipasa yung position sa kamag-anak. So yung immediate members of the family po ng congressmen, governors, and mayors, bawal po ipasa nila sa immediate members ng family po nila. So that's why po, klarong-klaro po, disqualified si Duterte, disqualified si Marcos Manotoc, disqualified si Senator Cynthia Villar, disqualified po si House Speaker Martin Romualdez, at disqualified po si incumbent Vice Governor Peter Kua from running for governor ng Catanduanes po. Okay. Maraming salamat po, attorney, at magandang umaga po. Thank you very much, sir. Thank you very much po. Salamat po, Vice President. Thank you. Attorney Alex Lacson, co-convenor ng Alyansa na Nagkakaisang Mamamayan o ANIM. Nagbabalita at nagsiservisyo si Steve Ross na malengke sa trabaho market, Sampaloc, Maynila. Steve, good morning! Good morning, kabayan. Bumaba ng 1-4 piso ang bentahan ng kilo ng bigas sa trabaho market. Sa ngayon, naglalaro ang presyo ng regular milled rice sa 47 to 50 pesos kada kilo. Ang local well-milled rice, 53 to 65 pesos ang kilo. 52 to 55 pesos naman sa premium rice at 53 to 60 pesos ang kilo ng special rice. Paliwanag ng vendor, anihan season ngayon at bulto ang supply ng imported na bigas. Sa karaneng baboy naman, marami na ang namimili kumpara noong nakarang buwan. Tanging ang liyempo lang ang tumaas mula sa dating 390 pesos kada kilo, 400 pesos na ito ngayon, pero walang paggalaw sa presyuan ng kasim, pige at pork chop na nananatili sa 340 pesos ang kada kilo. Sa manok naman, bumaba ng 10 piso, 220 na lang ang kilo ng isang buo at choice cut. Sa isda, nananatili ang presyo ng tilapia sa 150 kada kilo at 240 pesos sa bangus, pero sa galunggong, bumaba ng 60 pesos mula sa 360 pesos, 300 pesos na lang ang kada kilo nito ngayon. Wala namang paggalaw sa presyo ng gulay maliban na lamang sa kamatis na tumaas sa 160 pesos ang kada kilo mula sa dating 100 pesos at sumipa rin sa 340 pesos ang kada kilo ng luya mula sa dating 100 pesos. Ayon sa mga nagtitinda, huwag makampante dahil habang papalapit ang Pasko, asahan na magsisitaasan ang presyo ng mga pangunahing pilihin. Kaservisyo mo dito sa Maynila, Steve Ross para sa Teleradio Servisyo at Radyo 630. Steve Ross mula sa Trabaho Market. Antabayanan niyo ang ating mga nagbabagang balita. Balita.
narito muna ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, October 18, 2024. Paggastos sa 16 milyong piso na confidential funds ng Office of the Vice President para sa renta sa mga safe house, kwestiyon sa House of Representatives. 6 na opisyal ng OBP ipinasusumpina dahilan sa pang-isnab sa naturang pagdinig. Isa pang opisyal ng Department of Education inaming nakatanggap ng sobre na may lamang pera na sinasabing galing kay dating Education Secretary na si Vice President Sara Duterte. Senate President Francis Escudero pinayuhan si Senador Ronald De La Rosa na huwag pangunahan ang investigasyon sa war on drugs. Pagdinig ng buong Senado sa mga sinasabing pang-abuso sa kampanya ang siyang inirekomenda. Mga kaabogado at kaalyado ni Pastor Apollo Quiboloy, the Son of God, sinampahan ng reklamong sedition hiling na hospital arrest ni Quiboloy, binasura rin ng Pasig Regional Trial Court. Pagdami ng mga lumipat na botante sa ilang lugar, iimbestigahan ng COMELEC. Mahigit 1,000 pulis naman na may kamag-anak na kandidato, inilipat na rin ng assignment. Bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakararanas ng gutom, tumaas pa noong Setyembre ayon sa survey ng Social Weather Station. Mga kaso ng mpox sa Pilipinas umabot na sa 24. 51 taong gulang na nurse patay matapos saksakin ng gunting ng isang pasyente sa Bohol. Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Samantala, kwestiyon ang paggastos ng 16 million pesos, 16 milyong piso na confidential funds ng Office of the Vice President para sa renta at ng 34 na safe house sa loob lamang ng 11 araw noong 2022. Sa pagdinig ng House of Representatives, pinakita ng Commission on Audit ang mga resibo mula sa inupahang safe house na nagkakahalagan ng 250,000 piso hanggang 1,000,000 piso. Sinasabing gumastos ang opisina ni Vice President Duterte ng 91,000 piso kada araw para sa upa lamang sa safe house. Noong nakaraang taon, gumastos din ang tanggapan ni Vice President Duterte ng 16 milyong piso para naman sa renta ng mga safe house sa loob ng 50 araw. Sinabi ni Manila Congressman Ernesto Dionisio na parehong 16 milyong piso ang ginastos para sa renta ng mga safe house pero magkaiba ang bilang ng araw. Pinasupina na ng House of Representatives ang 6 na opisyal ng OBP dahil sa pang-isnab sa pagdinig. Hiniling ding magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin laban sa mga opisyal ng OBP pero hindi kasama si Vice President Sara Duterte. Sinita ang magkakaibang pahayag. Ang paggastos ng mahigit sa 15 milyong pisong confidential funds ilalim po ng dating Education Secretary na si Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon. Sa pagdinig ng House of Representatives, sinabi ni dating Education Undersecretary, retired Major General Nolasco Mempin, na walang ginastos na confidential funds sa Youth Leadership Summit. Taliwas ito sa 4 na certification man mula sa Armed Forces of the Philippines na sinumitin ng DepEd sa Commission on Audit para idepensa ang paggastos sa confidential funds. Nakasaad sa certification ang dami ng dumalo at petsa kung kailan sinigawa ang naturang summit. Sinabi ni Batangas Congresswoman Girvel Luisro na patunay ang testimonya na ni Mempin na maling impormasyon ang binigay ng DepEd sa COA,
hinggil sa paggastos ng mahigit sa 15 milyong pisong confidential funds. Nauna ng kwestiyon ng paggamit ng confidential funds ng DepEd para sa pagkain at accommodation ng mahigit sa 3,000 estudyanteng dumalo sa Leadership Summit. Isa pang opisyal ng Department of Education ang nakatanggap ng mga sobre na may lamang pera na sinasabing nanggaling naman kay dating Education Secretary Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig ng House of Representatives, binunyag ni DepEd Bids and Awards Committee Chairman Resty Osias na 4 na beses siyang pinatawag ni Education Assistant Secretary Sunshine Fajarda para bigyan ng sobre na may lamang 12,000 hanggang 15,000 piso. Ayon kay Osias, bago pa lang siya sa DepEd nang makatanggap ng sobre, kaya inakala niyang normal lang ang pagbibigay ng pera. Nauna nang ibinunyag ni dating Education Undersecretary Gloria Mercado na nakatanggap siya ng 9 na sobre na naglalaman ng tigle 50,000 piso na sinasabing galing din kay dating Education Secretary Sara Duterte. Ayon pa kay Mercado, nagsimula siya makatanggap ng buwan ng sobre ng may talagang head ng procuring entity noong Pebrero ng nakaraang taon. Umabot sa 450,000 pesos ang natanggap ni Mercado na ibinigay niya bilang donasyon sa isang non-government organization. Pinal ng binawasan ng House of Representatives ang panukalang budget ng Office of the Vice President sa susunod na taon mula sa mahigit sa 2 bilyong piso, binaba sa 733 milyon pesos ang panukalang pondo ng tanggapan ng Vice President ni Vice President Sara Duterte. Sa desisyon ng Small Committee, mahigit 646 milyon pesos ang inilipat sa mga programa ng DSWD habang 645 milyon pesos sa Department of Health. Naunan ang pinahayag ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na redundant o nauulit lang ang ilang programa ng OBP at hindi mandato ng Vice President ang magsagawa ng mga proyektong serbisyo publiko. Pero ayon kay Senador Juan Miguel Zubiri, pabor ang ilang senador na bahagyang taasan pa ang panukalang budget ng OBP kapag ito'y sinalang na sa deliberasyon ng Senado. Pinayuhan naman ni Senate President Francis Escudero si Senador Ronald De La Rosa na huwag pangunahan ang anumang investigasyon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Kasunod ito ng plano ni De La Rosa na magsagawa ng sarili niyang pagdinig para magkaroon daw ng patas na investigasyon sa mga personalidad na isinasangkot sa pang-aabuso sa kampanya. Kasama na siya doon. Naghain din si Senador Bongo ng resolusyon para imbestigan din ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni De La Rosa ang kampanya ng kanilang boss na si dating Pangulong Duterte. Kasama din po si Bongo diyan. Sinabi ni Escudero na posibleng isagawa ng Senate Blue Ribbon Committee o Committee on Justice ang investigasyon. Nauna nang ipinanukala ni Senador Risa Ontiveros na magpatawag ang Committee of the Whole o buong Senado ang magsagawa ng pagdinig. Magsasagawa naman ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation ng isang joint investigation sa kaso ng pagpatay sa dating Police General at PCSO Board Secretary na si Wesley Barayuga noong 2020. Inihanda ng reklamong murder laban sa mga sangkot sa pagpatay kay Barayuga kabilang na sina dating PCSO General Manager Royena Garma at dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo.
Tiniyak ng PNP si Eddie G na sasampahan ng reklamong murder ang mga mapatunayang sangkot sa sinasabing extrajudicial killings sa war on drugs ng Administrasyon Duterte. Nauna nang idinawit sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Ronald De La Rosa at Senador Bongo sa sinasabing patayan at reward system sa war on drugs. Umaasa naman si dating Police Colonel Eduardo Asierto na maiimbestigan din ang mga kaso ng pagpatay kina Police Executive Master Sergeant Alejandro Gerardo Liwanag at Police Captain Lito Perote na isinasangkot sa illegal na droga. Handa din si Asierto na humarap sa investigasyon ng International Criminal Court gayon din sa pagdinig ng Quad Committee at Senado hinggil sa War on Drugs. Sinampahan ng reklamong sedition at inciting to sedition sa Department of Justice ang mga abogado at ilang kaalyado ng leader of Kingdom of Jesus Christ na sina Pastor Apollo Quiboloy. Kabilang dito sina Attorney Estralito Turion at Marie Puentes, gayon din ang dating tagapagsalita ng NTF LCAC na si Lorena Badoy at host ng SMNI na si Jeffrey Celis. Nagsimula ang reklamo sa pagsisilbi ng mga pulis ng warrant of arrest labang kay Quiboloy sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City noong Agosto. Sinabi ni PNP CIDD Chief Brigadier General Nicolas Torre na tinangka ng mga akusado na pigilan ang operasyon para makita si Quiboloy at maaresto noong September 18. Inihanda na rin reklamong obstruction of justice sa mga sinasabing nagkanlong naman kay Quiboloy. Binasura naman ng Pasig Regional Trial Court ang kahilingan na isailalim sa hospital arrest si Quiboloy. Naharap si Quiboloy sa kasong qualified human trafficking. Walang piyensa sa Pasig Regional Trial Court, gayon din sa kasong child abuse at sexual abuse sa Quezon City Regional Trial Court. Iimbestigahan ng COMELEC ang napaulat na dumami ang lumipat na botante sa ilang lugar. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na tututukan ang pagdami ng mga botante sa Makati, Cagayan de Oro at Nueva Ecija. Natuklasang umabot sa 40% ang tinaas ng mga botante sa ilang lugar. Mahigit naman 200 petisyon ang inihain sa COMELEC laban sa mga kandidato sa halalan sa susunod na taon. Kabilang dito ang petisyon para ideklarang nuisance candidate pagkansela sa mga certificate of candidacy ng ilang kandidato, gayon din ang pagkansela ng certificate of candidacy not a disqualification case. Inilipat na rin ng pwesto ang mahigit sa 1,300 pulis na may kamag-anak na tatakbo sa eleksyon. Layon itong hindi maimpluwensyahan o magamit ang mga pulis pabor sa kandidatong kamag-anak. Maaari namang makasuhan ng mga pulis na hindi idideklara ang kamag-anak na tatakbo sa halalan. Tumaas pa ang bilang ng mga pamilyang Pilipinong nagugutom sa survey ng social weather stations noong September 22, noong September 22.9% ng respondents ang nagsabing nakaranas ng gutom o halos walang makain isang beses sa loob ng 3 buwan, mas mataas kumpara sa 17.6% noong June at pinakamataas simula noong kasagsagan ng lockdown at pandemya noong 2020. Naunang binatikos ang sinasabi ng National Development Authority o NEDA na sapat na 64 pesos kada araw para hindi may turing na food poor o kulang sa pagkain ang mga Pilipino. Umabot na sa 24 ang naitalang kaso ng MPOX sa Pilipinas. Ayon sa World Health Organization o WHO, Western Pacific, 6 ang nadagdag sa mga kaso hanggang ngayong Oktubre. Wala namang naitalang namatay dahil lahat ng pasyente ay tinamaan ng clade 2
o mild na uri ng virus. Nauna nang tiniyak ng Department of Health na hindi magpapatupad ng panibagong lockdown dahilan lamang sa mpox. Tatlong membro ng pamilya ang pinangangambahang nalibing ng buhay sa pagguho ng isang bahagi ng bundok sa Kitautau, Bukidnon. Sinasabing inabisuhan ng mga residente na lumikas dahil sa malalakas na pag-ulan. Pero inabutan ng landslide ang mag-asawang Ryan at Etchel Cortez at tatlong taong gulang na anak habang nag-iimpake ng gamit. Inaalam din ang posibilidad na tinangay ng malakas na agos ng tubig ang pamilya sa kasagsagan ng malakas na ulan. Pansamantala namang nanunuluyan sa mga kamag-anak ang mga pamilyang naapektuhan ng landslide dahil naharangan na ng gumuhong lupa ang kalsada papunta sa mga evacuation center. Sa Bohol, patay ang 51 taong gulang na babaeng nurse matapos saksakin ng gunting ng pasyente sa Tagbilaran City. Sinaksak ng suspect na si Marlito Linguis ang biktima matapos sabing hindi pa siya makakalabas ng Bohol Doctor's Hospital kahit nabayaran na ang kanyang bill. Agad namatay ang nurse dahil sa tinamong saksak sa liig habang nasugatan din ang utility personnel na umawat sa suspect. Nakakulong na ang suspect at kakasuhan ng murder. Tinig Balita. Huwag ka nang bumalik sa gobyerno. Yan ang pasaring ni Surigao del Sur Congressman Johnny Pimentel kay dating Education Undersecretary Epemaco Densing. Sa pagdinig ng House of Representatives, inakusahan ni Congressman Pimentel si Densing na nanghihingi ng komisyon sa mga pinapatayong eskwelahan nung nakaupo pang OIC ng School Infrastructure and Facilities ng DepEd. Nagbanta rin si Pimentel na ipakukontem si Densing dahil sa sinasabing pagsisinungaling matapos itanggi ang akusasyon. Pansamantalang sinuspindi ang pagdinig para pahupain ang tensyon sa pagitan na Pimentel at Densing na maglalaban din sa pagkagubernador. Ayun. Sa Surigao del Sur, sa halalan sa susunod na taon. So nagkasagutan sila. Nagkasigawan. Ayun. Sayang, hindi ko napanood. Narito ang kanilang sagutan. You have been doing the rounds para ka nang nagbebenta ng isda. You inaalok mo sa lahat ng congressmen ang allocation ng school buildings asking for a commission. Ito pa lang sasabihin ko sa iyo, Mr. Densing. Dapat huwag ka nang bumalik sa gobyerno. The government does not need your kind. You are a very corrupt person. It's a blatant lie. Asking for commission. And that's the very reason I'm process-oriented. Sasabihin mo, Mr. Chair, process-oriented po ako, Mr. ang mga Chair. Congressmen, gusto mo mag-executive session tayo, ipapakita ko sa iyo mga congressmen. Sige, wala akong nakausap. Yung sa Manila nyo, I was never with the architect Texon. Order, please. One minute suspension is declared by the Chair. Order. Yung huli, hindi natin na pakinggan tuloy mabuti. You're lying, Mr. Densing. And I can cite you for contempt. Hindi sinite. Di ba? Na sinuspindi ang hearing dahil nagkakainitin na po. Tinig Balita. Balita kataka. Ano ito? Nabunot ang itinagong marijuana sa ilong. Ang laki namang ilong nito. Isang bilanggo sa Australia matapos ang 18 taon. Ayan, oh, may aron pang ang tawag yan? May CT scan. 2006, pinasok ng preso sa kanyang ilong ang marijuana para itago, para hindi makita ng mga pulis. Yung marijuana ay galing naman sa kanyang misis, nobya. Pero pagdating po niya sa selda, hindi niya ngayong matanggal ang marijuana hangga sa tuluyang nakalimutan na. Makalipas ang 18 taon, nakaranas ng pananakit ng ulo at pagdurugo ng ilong ang bilanggo
Kaya itinilalim siya sa CT scan at nakita nga na merong palang marijuana sa kanyang ilong. Ha? Inoperahan ang bilanggo para matanggal ang ilong. Actually, kontrabando na ito eh. Na tumigas na parang bato. Kasama pa si Senador. Posible namang madagdagan ang sentensya ng bilanggo dahil sa pagpupuslit ng illegal na bato. Na droga. Grabe, ano? Siya na nga, operahan siya, Panginoon. Ayan, ang dami, oh. Hindi, baka naman kasama na dyan ang kwan. Letter K. Kasama na doon sa dami na yun. Yan po ang ating balit. Taka-taka-taka-taka-taka-taka. Balit taka-taka. At yan naman po ang kabuuan ng ating mga balita. At yan naman po sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630 at ang palatuntunang kabayan. Kabayan! Ang oras po natin, 22:30, makalipas ang 9:00. Sumumpang maglilingkod sa bayan. Narito muli ang inyong kabayan, si Noli De Castro. Nangunguna! Kabayan, good news muna tayo. Namumurong bumaba ang presyo po ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Dahil sa kalakalan po sa world market, mahigit piso na binaba sa presyo ng diesel, habang 50 sentimo sa gasolina at 70 sentimo sa kerosene. Okay, so simula po noong September 24, 5 piso ng tinas sa kada litro ng diesel, habang mahigit sa 4 na piso ang gasolina. So sana ituloy-tuloy na itong pagbaba na ito sa presyo ng mga produktong petrolyo. 25 minuto makalipas ay 9:00 ng umaga, Nico Bagsik nasa EDSA Busway ngayong umaga, nagbabalita at nagseserbisyo. Nico, good morning! Good morning, kabayan! Mga motorcycle riders, ang karamihan sa mga nahuling lumalabag sa EDSA Exclusive Busway ngayong umaga. Akala siguro nitong mga motorcycle riders na ito, kabayan, ay walang nahuhuli ngayong umaga dito sa bahagi ng southbound lane ng EDSA Santolan Flyover. Pero dito nakaabang sa tapat mismo ng Camp Crame ang mga operatiba ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIS ng DOTR, pati na rin ng Philippine Coast Guard, kaya hindi makakatakas ang mga lumulusot dito sa busway. Sinasamantala din ng ilang mga motorista itong bus lane sa Santolan Flyover dahil madaling makatago, lalo na kapag nasa likod sila ng bus dahil pababa itong flyover. Sumisingit na lamang sila palabas nitong busway dito sa service road, kaya nagkakaroon din ng pagbagal ng daloy ng trapiko. Bukod sa mga motorcycle riders, 3 ding ambulansa ang natiketan ng inspeksyonin na walang sakay na pasyente o papuntang emergency, at isang truck din ng generator set ang nasita. Sa ngayon ay hindi bababa sa 25 na mga motorista na ang nahuli na dumaan sa busway sa bahaging ito ng EDSA ngayong umaga. Kaservisyo mo sa Quezon City, Nico Bagsik para sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Thank you, Nico Bagsik! Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Yesilito Alinea, good morning, kabayan! Sa narinig ko sa laysay ni Police Colonel Acierto, nanindig ang aking balahibo. Kung ito ay totoo, iisa lang ang masasambit ko kay Duterte at sa kanyang administrasyon. Nuknukan kayo ng... Ay, wag. Easy. Mula kay Jenica Sendico, simula noong naging presidente siya, palihim na tayong ebidenta sa mga Chinese. Hindi pwedeng gamitin Chino eh. Pag ginamit mo ang Chino, ibig sabihin nun, Chinese-Pilipino. Oh, di ba? Chinese. In check. Mula kay Mil Ongkiko Lim, kabayan, mas maigi kung kasuhan na sila. Sina Michael Yang, Alan Lim, at sina Duterte, Bato at Bongo sa korte na nila sagutin ang isyo. Hindi ho House ang representative magpakakaso ha. Nasa ano na yan? Nasa executive. Ang House ay para lang sa in aid of legislation. Gagawa sila ng mga batas base sa kanilang ginawang pagdinig.
si Terry O. Grabe ang administrasyon niya. Laganap na laganap at pinahintulutan ang Chinese activities habang natutuwa ang iba noong panahon na yan. Akala mabuti ang intensyon niya sa labang kontra droga, pero ang mga namatay at nadiin ay pawang mga inosente at hindi naman mga big time. Ba? Grabe talaga, sabi niya. Panahon na, panahon ni Dutch, sabi ni Goryo Morlock. Dutch, sabihin ang laban tapos tinaniman pala lang ng baril. Mula kay siya ay panganiban, nako, di naman talaga aamin niya mga yan dahil alam nila kung ano ang kasalanan nila, dapat nilang pagbayaran yan. Eh, sabi nga nila, meron pang Diyos nandyan, nakatanghod sa atin. Mula kay Raymond Barbosa, tama na yan si Duterte dahil kahit kailan wala namang nagawang tama yan sa bansa natin, magsama-sama sila sa loob ng kulungan. Ay, bakit? Porque birthday mo. Happy birthday! Sabi ni Jess Heronimo, tuloy-tuloy lang ang pagdinig sa mga isyo. Dito sa lipunan natin, huwag po kayong titigil hanggat hindi lumalabas ang katotohanan, mapapanagot din ang mga Duterte niyan. Alam mo yung hearing nila, pinapanood ko, umaabot ng ano? Napupuyat. Oo, alas 3 ng umaga. Grabe. Hindi. Ay, nako. Nabati ko na yung kanina mga yan, oh. Ah, oh, sige. Si Kat Kat, birthday ngayon. Tapos si Camille Angelica Rose Postrero. Ang haba. Balita Patan sa pamagitan na Peter Muski at Rica Lasso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan ng isang magandang umaga, bayan at siyempre pansigaw natin araw-araw. I love you, kabayan! I love you! I love you, kabayan. I love you. Thank you. Kabayan! Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan!